Sumabog yung gulong ng truck. Gulat ako. Kala ko tayo tinamaan. Sabog oh. Nandito na tayo ngayon sa Jelly Motors Pangasinan. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. Kaya nga mahilig ako sa pick-up eh. Tignan natin yung likod niya. Wow! Mukhang kasya ako sa loob nito at mukhang maluwag. So check natin guys, sukat. Yan, measurement natin is 39 inches. Yung haba naman, this is 22 inches. Yun yung size niya sa loob. Tapos, yung hole niya, mula dito hanggang dito, 5 feet. Pag sinukat niya siya guys, ayan, siyang dipa. Ganun yung sukat niya. Sunroof naman po tayo, sir. Sunroof, okay. Yes po. Kung nagda-drive tayo, sir, ayan. Yep. Gusto natin open sunroof. Uy, nagbubukas. Yes po, sir. Uy, pwede ka tumayo dito. Yes, sir. Tapos sa taas mo yung kamay mo. Para at sabihin mong, just put your arms in the air like I just don't care. Yay! Ayan, parang tamang road trip to ah. So cover naman po natin, sir. Teka, parang di naman andar yung aircon natin. Ah, naka-AC na. Nakapatay yung AC. Nakalabungan ko si Mrs. Max. Anak yung Mrs. Max yan. Love you. Ngayon kasi, supposed to be dapat magmumotor ako, naka-prepare na itong si Guanzi natin. Sa setup natin guys, naglagay ako ng bag dito, tapos ito kasi ilalagay yung mga drones ko and everything. Dito naman yung mga stickers, mic, yung mga gusto kong mabilis na makuha. Ito yung setup, unang-unang ginawa ko para kay Guanzi. Ang hirap ayusin ang kanyang zipper. Life hacks lang natin, hanap ka ng kandila. So, lagyan lang natin yung gilid. Ooh, effective nga. Mapansin nyo guys, meron akong isa pang tank bag na medyo malaki. Ang ginawa ko, ito yung dati kong tank bag noon. Ngayon, kaya ito ang ginamit ko dahil mas gusto ko siya para nakita ko yung speed meter ko kahit paano. Pag sumakay ako dito, yan yung forma. Ngayon, ang nangyayari, hindi ko makita ngayon yung speed meter kapag nag-ride kang ganyan. Kasi mataas yung isang tank bag. Tingin ko mas space saver, tank bag. Pakita ko sa inyo yung iba pang setup. So the other setup is this. Naka-prepare na yung GoPro natin, naka-max lens para mas maganda yung view natin. Tapos naglagay na rin ako ng quad lock dito para pang-navigation natin. Tapos kinabit ko na rin tong side mirror. Yan, ako na yung nagkabit. Ngayon, guys, napansin ko lang, ang ganda-ganda ng side mirror niya. Nagtataka ako bakit nila pinapalitan ng iba pa. Pero ako, para sa akin, stock is good. Maganda siya. So ito yung ginawa ko ngayong araw, but the only problem is hindi ko pa rin siya magagamit dahil sa sitwasyon ng panahon. Umuulan guys. So dahil umuulan siya, wala muna ang motovlog ngayon. Four wheels tayo. Let's go. Hello sa mga tagapayong namin. Gawin naman kayo. Alright guys, so mapansin nyo, wala na yung mga sasakyan natin. So sa mga nagtatanong, paano ko ginagamit ang mga sasakyan ko? Ayan, kita nyo naman, lahat nagagamit. Ngayon, gagamitin natin si Alfredo. Namamahinga muna si Maximus natin. Tara! Sumabog yung gulong ng truck. Gulat ako. Kala ko tayo tinamaan. Sabog oh. Nadali tayo ni Boss Ella. Sabi niya sa akin, malakas daw ang ulan. Tignan mo ang ulan. Napakaganda ng panahon. Dali na naman tayo. Mukhang ayaw ipagamit sa atin si Guanzi. Tumawag siya sa akin. She reminds me na maging on time daw ako palagi sa lahat ng appointment ko. Respect their time para respeto rin yung oras ko. Maaga pa naman tayo. Ang oras ay 1:34 pa lang naman. But my meeting is 2 o'clock. So nandun ako siguro advance ng 15 minutes earlier. Kaya, yun. Nandito na tayo ngayon sa Jelly Motors Pangasinan. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. Alright guys, welcome po sa Jelly Auto Pangasinan. May launching tayo ng GX 3 Pro. Ngayon lang ilalabas yan dito sa Pangasinan. August 10, 2023 at 2:30 in the afternoon. Siyempre, merienda time. Chill muna tayo doon. Right beside pala ng Autolux, itong Jelly Auto, no? So ayan yung Autolux, yung favorite kong tambayan. Diyan ako palagi nagkakape. So ito yung mga menu. Ganito dito kapag ka-launching. Daming food. Sigurado ang nag-prepare nito, it is either Monarch
or Pedritos. Gantong preparation nyo. Diet ako eh. Mataba tayo eh. Sabi sa inyo, Pedritos guys oh. Oo, di ba? Yung kinuha natin kaninang bread, ito rin yun. Yan. Tapos, may souvenir. Tapos may pa-umbrella. Oo, di ba? Dito, mas maraming giveaway oh. Ito pala yung launching ngayon, GX3 Pro. Mamaya, tatanong tayo ng mga details pa nito kasi hindi naman tayo expert pagdating sa pag-review ng kotse. Kaya muna tayo para may laman ng utak. Bago tayo kumain, meron tayong nakita rito. Sir? Yes, sir. What's your name? I'm Carly Ignacio, sir. Carly, Alfred. Hello, sir. Nakita kita kanina, Carl, no? Yes, sir. Nag-review ka doon. Yes, po. Tell me something about the GX3 Pro. Okay, for the GX3 Pro, sir, let's start with the exterior. Okay, okay. As you can see, sir, we have a stylish sunroof. We have a stylish sunroof and then all the way to the hood, we have a character lines for the aerodynamics, sir. Okay. Okay, for the engine bay, sir, we have 1.5 liter engine, dual overhead cam, 16 bulb, and then with a DBVT system. Okay, for the transmission, sir, we have 8-speed CVT transmission. Yeah. So, what is the advantage of this car? This car, sir, is since using advanced technology of CVT, fuel efficiency and then power. Yan yung naging advantage ni GX3 Pro sa ibang brands po. Okay. So, ayan. Thank you, boss. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Hi, ma'am, this. Hello po. I'm good. Kanina ka pa, sir. Hello. Good afternoon. Magka-test ride. Pwede mag-test ride? Uy, pwede pala mag-test ride, eh. Na-confirm ko sa kanila ka. Thanks. Okay. Kaya muna tayo. Sige po. Nakalagay dito yung mga length, width, and height niya. Nakaset ng millimeter. Hindi ako masyado familiar doon eh. Meron akong alam para at least ma-review natin ng mas maayos tong kotse na to. Tara, samahan niyo ako. I encourage you guys na kumuha kayo ng pliers para mas makuha niyo yung complete details. Pagka ganyang mga ka-review, meron tayong baon. Ito. Tara. Sukatin natin sa loob. GX3 Pro. Meron silang iba't ibang kulay. Meron silang white, meron silang gray, and I think this is blue? Meron din silang red. Tara, let's check it out. Dito sa loob, mababasa nyo agad. First time ko lang nakakita, guys, sa maliit na sasakyan, ang merong cruise control. Pagkatapos, eco and comfort sport, drive modes. So, isipin mo, sa liit ng coaching ito, may eco na, sports pa. Check natin yung loob. Test fit tayo, guys. Right. Mukha rin malaki. Tsaka mukhang malinis yung itsura niya, no? Sobrang neat. Parang premium yung materyales na ginamit. Kahit yung mga stitch. Yung mga stitch niya, quality, guys. Ito yung kanyang mga mode. Meron siyang mode dito. And also cruise control. Right. So mamaya may test ride naman tayo. So I can give you a better review kapag na-test ride na natin siya. One thing na nakita ko agad dito, itong kanyang dashboard. Ang linis. Tapos ito, ganda oh. Premium. Yung price, hindi ko pa alam. So, tsaka natin alamin yan. Tatanungin natin mamaya after natin ma-test ride. Pero ngayon, dahil may dala tayong metro, susukatin natin siya. I am 5'7 in height. Sukatin natin sa 5'7. Ito siya. The height is 5'2 inches. See? Oh. And then sa likod, ako kasi mahilig ako mag-load ng mga kung ano-ano sa sasakyan ko. Kaya nga mahilig ako sa pick-up eh. Tignan natin yung likod niya. Wow! Mukhang kasya ako sa loob nito at mukhang maluwag. So check natin, guys, sukat. Yan, measurement natin is 39 inches. Yung haba naman, this is 22 inches. Yun yung size niya sa loob. Tapos, yung hole niya mula dito hanggang dito, 5 feet. Pag sinukat niya siya, guys, ayan, siyang dipa. Ganun yung sukat niya. Wala naman siyang control dito. So ito yung handle mo para pag isasara mo yan. At meron din siyang quick access dito. Yeah, this is a quick access para ma-open mo yung likod ng sasakyan mo. Kasi usually, yung mga likod na ganito, sa labas binubuksan. Ito meron siyang quick access dito sa loob. Tapos meron din siyang mga lalagyan dito ng mga drinks. Left side and also into the right side. Ah, may dala tayong metro. Ganyan talaga mga engineer. Lagi may dalang metro. Sukat niya. So, saktong-sakto lang sa 8 cm. At yung lalim niya ay 10 cm. Easy. Dito naman sa grill niya, I could say medyo maganda naman yung kanyang itsura. Medyo sporty yung kanyang style. The letter, jelly, talagang it match. Match dun sa kanyang design. Simple lang. Tapos dito, mga stoplight niya, okay naman. I believe this is the for aerodynamic niya. And then, may spoiler na rin siyang kasama. And kapag may plano kang maglagay ng roof rack, meron rin siyang grill para dito. Tapos dito naman sa loob, Alfred Water Max test tayo. Titignan natin, guys, kung kakasya tayo pag pumasok tayo sa loob. Yan. Okay, subukan natin dito, guys. Check natin ang room leg.
This is 5'7 in height, Alfred. Sa head natin, may mga around 3 inches na natira. Komportable naman yung dito sa head niya kapag ka nakaupo ka. Tapos dito naman sa tuhod natin, hindi naman siya malapit. Pero syempre may mga pasahero kuminsan na malaki. So ang gagawin natin, iabante natin siya dito. Ang gagawin natin, sasagad natin yung upuan papunta sa likod. Sagad na. Saka natin i-check kung kakasya pa tayo. Legroom natin. Approved, kasha. Tingnan yung diferensya. Around 1 inches. Di ba? Hindi, at least hindi tumatama. Makakaganyan ka pa rin. Ito yung itsura natin. Pag nakasakay tayo dito, meron siyang mga hawakan dito, guys, ng kamay. Meron din naman sa bitan ng mga hanger dito. At sa kabilang side, ganun din. So kung nag-office ka at mahilig kang magdala ng mga barong, mga ayaw mong matupi ng mga damit, pwede mong isabit yan. Good for city drive. Tsaka hindi siya mahuhulog kasi pwede siyang i-clip. Subukan natin. Tada! Right. Okay, so sa harap naman tayo, guys. Dito naman sa harap natin, may ilagyan tayo ng mga documents. Medyo madilim yung lugar natin, so gagamit tayo ng ilaw. So may USB port dito, may takip na din, pero eventually I think matatanggal din to. Stitches, again, maganda, pati sa likod. Don't need to magpa-upholstery kasi lahat maganda, even this one. Sobrang slick. Seatbelt, importante. Subukan natin mag-seatbelt kung tayo ay comfortable pa rin. Okay, sukat ng seatbelt. So meron tayong tatlong seatbelt. So ibig sabihin, this car is good for 5 passenger. Driver, the passenger seat, and then sa likod naman, may tatlo. So may seatbelt dito at may seatbelt na rin dito. So tatluhan ang kasya sa likod na secured sila kapag nag-travel sila. Speakers, may speaker dito. Tapos talaga ng bote, ang sukat ng bote. Baka magkamali kayo ng bili. 3 inches yung kanyang diameter. Tapos dito naman, may lalagyan dito ng kung ano-anong barya. Power lock, power window. Ang ganda nito. Yung finish nito. Look at this one. So smooth. Sa likod, importante, child lock. Meron siyang child lock dito. Of course, passenger. Pag nagsakay ka na rito ng jowa mo, ito na yung looks ng jowa mo. Pag nagsakay dito. Airbag, nakikita na ko rito, ang ganda ng looks nito talaga. Tapos, yung control niya dito is very simple, I guess. May hazard, may stop and start, air conditioning, built-in USB port, and of course, power outlet for your USB. Kapag may gusto kang ipasok, oops, that's 12 volts and 120 watts. Nice. Compartment sa harap. Pag nakita nyo, this is neat. Okay, ito yung lalagyan mo ng documents mo. May grab bar dito. I don't know kung bakit siya may grab bar. Siguro kapag ka nag-grab bar ka dito, tapos kumapit ka dito, pag mabilis yung takbo, nakita yung suspension pa lang, iduga ko lang yung grab bar. Ang tibay niya, guys. It doesn't move. Sobrang tibay. Nice. Yung cambio, mamaya natin pakilaman yung cambio. Dito muna tayo sa passenger seat. Whatever you see in the passenger seat, may lalagyan dito ng tubig. Around 9 inches. Parang lalagyan ng salamin lang din. Yung lapad niya is 3 inches. Technically, hindi kasi yung mga large bottle dito kapag naglagay ka dito. Tapos dito naman, mga extra compartment mo, cameras and everything na gusto mong ilagay dyan. Bahala ka na. Alright, sara natin. Pakinggan natin ang tunog. Yun. Sa design, may makikita kang jelly dito sa kanyang salamin. So makikita mo kapag ka-original na jelly. Ayan, it said it's tempered glass at made in China. Nakalagay naman dyan. Lahat ng salamin, nakapansin mo, may detalye dito, may jelly dito at dito. Lahat ay kinawality control ng jelly auto. Dito naman sa kanyang side mirror, para siyang carbon. Check natin. Carbon lodi. Pero carbon siya at meron na rin ng ilaw dito sa part ng side mirror. So apat lang talaga yung kulay. Tama yung sinabi kong kulay, it's blue. I think this is blue? Red, white, blue, and gray. Actually, these colors is the same with my logos. In front, meron siyang 8-inches screen with phone mirroring. Mapapanood mo yung nasa screen mo. True, sa screen na yon. Hindi ko lang alam kung Apple siya or Android siya. Automatic projector lights with daytime running light. So, umaandar siya. Hindi mo na siya kailangan i-control kung i-off mo siya dahil naka-automatic na siya. Four wheels, disc brake. This one is disc brake. At pagkatapos, this one naman sa likod, disc brake also. Kadalasan kasi guys, sa mga ganyan, yung likod is brake drum, hindi disc brake. So, yung sukat nito ay para ma-verify natin sa gulong natin sukatin. 66 inches yung kanyang width. The length is 300 cm. It's 146 inches. At especially yung height, taas natin. I think the center of this car is ito. Yung nakalagay na to. The height is 160 cm or 63 inches.
Ayun. Ngayon yung kompletong sukat niya. Ngayon, review naman natin yung nandun sa harap. Sa control niya, ito yung ilaw niya. May high, hazard, and everything. Ito naman yung kanyang wiper natin sa harap at yun din sa likod. Legroom natin, komportable naman. Meron din siya guys, airbag. Meron na rin siyang speakers dito at speakers sa pinto. Malatry natin tumamaya sa test ride. Ito yung mga controls niya. Lahat ay all power. That's it. Wala siyang grab bar dito. Unlike dito, may grab bar. Alam nyo guys, pag nakikita ko yung grab bar, naalala ko si Mrs. Max eh. Eh? Mrs. Max, baka naman. Alam mo na kung saan kumakapit yun. Parang okay din to, ano? Ito, protection sa araw. Ayan. Sa liit ng sasakyan na to. Wow! Galing! Tapos meron siyang details dito, guys, na mga block. So, hindi ka talaga naka-expose masyado sa araw. So, check na lang natin sa test drive. Di ako papayag na hindi natin malalaman kung bumubukas to or hindi. Yeah, that's it. Subukan natin yung test ride mamaya. Let's go! Nakita ko yung nagtanong kaya talaga kung anong municipalities yung medyo mas kailangan ng... Opo, opo. Thank you, sir. Thank you for coming again. Hi, ma'am. Yes, salamat. Hello po. Thank you for coming here, sir. Opo, naman. Basta Guanzo na nag-invite. Lakap yung mga bet kayo. Naghahanap ako ng susi. Sabi ko, pero mo ko ng susi. Ang binigay sa akin. Susi talaga. Ang laki. Lock natin. Tapos bubuksan yung likod. Unlock. Start. Alright guys, tara. Test drive na natin siya. Let's go. Guys, ayaw gumana ng susi nito dito. Hindi pala ito para dito. Para doon siya sa labas. Tara, doon tayo. Ma'am, okay na. Ito na yung susi. Ito na yung susi. Apo. Kasi ito ma'am, di ba? Oo. Naglalock na eh. Pinipindot ko eh. Apo, finally guys, masusubukan natin ma-test drive ang Geely GX3 Pro. Yan, ito yung test drive guys. White, kakulay ni Alfredo. Ay, palagi gumani. Ayan sir, kayo po sir mag-drive po. Sige po, nag-automatic open po ba yan? Ano po sir, ang unit natin po sir is ano po siya, smart key po siya. So okay. Kung sakaling i-open natin siya, click lang po dito sir. Okay. Then sa remote na lang po natin. Alright. Sige. Yung susi natin sir, saan sa natin likod na lang sir, sa likod. Baka hindi madetect eh. Alright guys, so ito test ride na natin to. At the price at 780,000 pesos, meron ka ng lahat nitong nakikita nyo. So you have a premium materials. I believe Geely is China, di ba? Yes sir. China car. Pero kita nyo yung materials. Sabi ka natin, huwag nyong i-underestimate ang gawang China. Kasi everything under the sun is made in China. Demo ko po sa inyo sir kung anong meron sa unit natin. Yan, yan ang the best doon. Sige, so, sige. So engine po natin isa. Akala ko pwede i-drift eh. Sa LG natin sir, ang displacement niya po is 1.5 okay. 4-cylinder dual overhead cam. Okay. Meron din po itong 3 types of driving mode. Yep. Makikita po natin sa infotainment system natin, nandito po yung Eco Comfort Sports. Alright, so doon tayo sa sports. Mag-drip tayo mamaya eh. Ayun, uy, touchscreen, ang galing oh. Yes, yes, gumagalaw doon oh. Sa analog gauge po natin, naka-sports mode. So let's go. Okay, naka-sports mode na po tayo. So, ma-feel niyo yung aggressive ng unit natin. Okay. So, madali natin ma-reach yung speed na preferred po ng driver. Ayan po. Yun, no? Sumisipa. Malakas yung hatak niya po, sir. Sa screen. So, pwede natin siyang i-control. Wow. Temperature po, sir, nandito po. Okay. Ayan. So, pag binaba mo ng sagad, malamig siya? Yes, yes po, sir. Okay. Oo nga, no? Ganyang alakas yung blower natin, sir. Ang till second row, may feel nila yung lamig po. Yung buga. Opo, tama po sir. Buga! Tama. Let's go. Sa sounds natin sir, pwede natin connect na yung phone natin. Yung phone. Yes yeah, po dito. Sir. Okay. Bluetooth, and then kung gusto natin mag-screen mirroring, meron po tayong Easy Connect. Yun. So download lang rin po tayo ng app. May app na i-download yes, para mag-connect ka dyan. Yes, yes. Ayun. Tama po sir. Ayan sir, try po natin yung sounds po ng ating ano po. Sige unit. Po. Go, let's go. Ayun. Gento! Sunroof naman po tayo, sunroof, sir. Sunroof, okay. Yes po. Kung nagda-drive tayo, sir, ayan. Yep. Gusto natin open uy, sunroof. Uy, nagbubukas. Yes po, sir. Woo, pwede ka tumayo dito. Yes, sir. Tapos itaas mo yung kamay mo. Para at sabihin mong, just put your arms in the air like I just don't care. Yay!
Ayan, parang tamang road trip to ah. So, cover naman po natin, sir. Teka, parang hindi naman dar yung aircon natin. Ah, naka-AC na. Naka-AC. Nakapatay yung AC. Suspension natin, sir. Kamusta po? Suspension, nafe-feel ko na maganda. Meron akong kotse. Mas maganda yung suspension. Opo, sir. Sa power, sir, kamusta po yung power ni GX3 Pro? Sa liit ng engine, malakas. Kasi compare mo doon sa gamit ko na small car na ganito, this is much more malakas ang torque. Siguro dahil naka-sports. Yes. So, subukan naman natin yung naka-eco ba? Yeah, eco. Yan, sir. Eco natin, sir. Yeah, parang tipid ako. Tipid tayo sa gasolina po, sir. Yan. Okay, mas matipid sa gas. Hataw konti. Ayan, sir. Ang mabait! Opo. So pag nagpa-practice kang mag-drive, pwede to. Opo. Nandun pa rin yung power, sir. May power, pero mas na-feel mo yung bait. Ngayon, yung comfort. Bakit yung may comfort? Sir, ito yung comfort natin is normal driving mode po ng unit natin. Sa city tayo. Ito yung mid. Yes, ito sir. Yung mid. Oh, nice. Kamusta, sir, sa pag-ano po? Pag-maneuver natin. Sa view angle, okay. Sa pag-maneuver, power steering is okay. Ang ganda yung kanyang manibela. Busina. Sounds natin, yes sir. Sounds good. Hindi na po kailangan mag-upgrade dahil maganda na yung sounds. It's already here na, eh. Opo, opo, sir. Nice. Sa driving comfort niya, guys, ma-feel, masasabi ko na para kang naka-SUV. Yung kotse, hindi siya palunutang kasi may mga maliliit na car na ganito na maramdaman mo para kang hindi nakakapit sa simento. This brand is okay. Okay itong feel ko kasi alam niyo yung pag nagda-drive ka, yung parang feeling mo hindi siya stable. So yung stability, I could say, approve. Kamusta yung legroom niyo po dyan, sir? Legroom, maluwag. Good. Good legroom. Headroom niyo po, sir. Headroom. Ito, makahiga na. Braking system. Ayan, sir. Oh, malakas. Kasi nga, dual disc brake siya. Tama. Okay, sir. Ligo ko, sir? Sige, sir. Okay na po. Pwede. Dito lang. Dito lang. Alright. Sir, thank you very much for the experience. Thank you, sir. Enjoy naman tayo sa ating test ride experience. So nice. Hi, hello. Thank you. Pwede talaga? Hi. Salamat, boss. Abangan ko, sir. Tara, pasok tayo sa loob at let's have some drinks. Marami pa naman silang stock nito na Pedritos. Masalubungan ko si Mrs. Max. Malaki Mrs. Max yan. Love you. Ma'am, thank you. Thank you po. Ayan, meron tayong ano, giveaway ng Pedritos. Thank you sa gift po. Arigato gozaimasu. Asusina. Hi. Hi. See you tomorrow. Good afternoon po. Bye-bye. Thank you po. Teka na, nakapag-uwi na tayo ng tarte. Alright guys, congratulations sa Gili Auto Pangasinan for a wonderful opening dito sa inyong event. At syempre, napakasarap i-test drive dito. So, wondering na baka mamaya next car natin. Pang-service ng mga staff natin, di ba? So, tara, let's go at kuya tayo sa bahay. Alright guys, again, this is Kuya Alfred Watermax, ang inyong pambansang tubig na gasabing be blessed and be a blessing to everyone. Goodbye! I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy.